Ang ating pag-usapan po ngayon ay may kaugnayan sa bautismo. Marami po mga iglesia na sabi, kung po nang pangaral ng bautismo, basta't ipangaral ko lang si Kristo. Hindi na ba natin kailangan ipaunawa ang bautismo? At anong kaugnayan ito kay Kristo? Napakalaga kung malaman natin ito sapagkat maaaring hindi natin tinatanggi si Kristo at tinatanggi natin ang bautismo, at the same time, tinatanggi natin si Kristo kung tinatanggi natin ang bautismo. Sapagkat, ang bautismo po ay unang utos ng ating Panginoon sa Kristo sa mga totoong mananampalataya. Ay ito po ating pag-aralan, bagamat mamaya po may parin isang message ng about baptism doon po sa mismong akto ng pagbabautismo. Pero ngayon po, bakit kailangan ang bautismo sa isang Kristiyano? Hindi po sinasabi ito sa kung sino lang nagsasabing Kristiyano, kundi bakit kailangan ang bautismo sa tubig sa isang Kristiyano? Alam kong familiar kayo sa buhay ko ng isang relihiyosong tao sa Biblia, sa Acts chapter 10, tungkol kay Cornelio. Titignan natin dito ang mga bahagi na may kaugnayan po sa bautismo sa tubig. Sapagkat kung hindi po mahalaga ang bautismo, hindi na po dapat ipinasulat ng Panginoon ang tungkol dito. Basahin natin ang ating mga Biblia, Acts chapter 10, at babasahin lamang natin ang ilang mga bahagi, verse 44 hanggang 48. Acts chapter 10, verse 44 hanggang 48. Ito po ang pagkakasabi. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ibig sabihin, talagang naligtas sila nung sila'y makapakinig ng mensahe, at ang tanda dyan ay ang sila'y bautismuhan sa Espiritu. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika, hindi po sinabing ibang wika, kundi wika lang ng ano? Ng pagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap kang Espiritu Santo na gaya naman natin. At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Ito ang salita ng Diyos at tayo'y lumapit sa isang padalan. O Panginoon, isang bagay na dapat nating maunawaan bilang Kristiyano ay ang mga ipinag-uutos ni Kristo na dapat gampanan, tukting, sundin ng mga mananampalataya. Tulad po ng aming binasa sa sambayan ni Cornelio. At nawa ito po'y maging aming din pong gawain sapagkat wala pong pagkakaiba ang aming panampalataya sa panampalataya ni Cornelio at walang ibang sinasampalataya maliban kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay samot na langin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alam niyo, ang tubig, mahalaga, minsan ito'y may kapangyarihan. Sa unos, napaka-matindi ang kapangyarihan ng tubig. Sa baha, maraming nalulunod, maraming natisirang bagay. Sa tsunami, nakakapinsana ang tubig. Pero may kapangyarihan din ang tubig sa paglikha ng kuryente, power, supply. Kung walang tubig, hindi po mapapalaganap ang kuryente mula sa mga dam patungo sa ating bayan. At ang
tubig din ay may kapangyarihan makapagbibigay sa atin ng kaginawaan kung tayo'y nauuhaw. It satisfies our thirst. Talaga namang ang tubig ay napakalaga. Pero hindi po tubig na ganitong magkakapaliwanag ang ating pag-uusapan dito, kundi ang kapangyarihan ng bautismo sa tubig ang ating pag-aaralan. Na napakalaga ang tubig nito sa kalooban ng Diyos tulad na nangyari sa pamilya ni Cornelius. Si Cornelius, alam natin na siya ay isang makadiyos na tao, nananalangin siya sa Diyos, gumagawa siya ng mabuti, nagtumutulong sa mga mahirap, at siya talagang sinasabing siya ay isang taong moral, napakabait, napakahusay, matulungin, religyoso. Pero hindi yon ang makapagliligtas sa kanya. At kailangan niyang ipasundo si Pedro na siyang nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nung ipinasundo ni Cornelio sa utos po ng sanghel, si Pedro, nung dumating, sinambad niya si Pedro dahil siya ay mayroong paghanga at mayroong respeto sa mga taong nagdadala ng mensahin na kailangan niya upang siya maligtas. Bagamat ang kanyang mabubuting gawa, ito hindi nakalimutan ng Diyos. Ngunit hindi ito makapagliligtas sa kanya. At nakita natin na sila, sa kanilang pakikinig ng pangangalan ni Pedro ng Ebanghelyo, abay, yung nangyari sa Pentecostes, nangyari din sa kanila na bumaba ang Banal na Espiritu na nagpatunay na sila'y naligtas sapagkat sila'y nagpupuri sa Diyos. Lumabas ang mga wika na kailanman hindi pa nila nagagawa, bagamat very religious sila, pero sila'y nagpupuri sa Diyos. Yun ang tanda na sila ay talaga iniligtas ng time na yon. Ngayon, pagkatapos na sila'y sumampalataya, ano na ang nangyari kina Cornelius at ang buong sambayan? Ano ang kasunod? Ano ang dapat nilang gawin sa bagay na ito? Alam natin sa ating binasa na ang mananampalataya ay dapat bautismuhan sa tubig. Ang bautismo sa tubig ay para sa lahat ng sumasampalataya lamang. Pero maraming nagpapabautismo kahit walang pananampalataya. Basta't naniniwala siya ang isang Kristiyano. Pero yung pananampalataya dito tinutukoy ay mayroong batid na kaalaman tungkol sa gawa ni Kristo, tungkol kay Kristo, at tungkol sa gawa ni Kristo sa kanilang buhay. Ito'y nangyari kay Cornelius. Sapagkat kung ang kanyang paniniwala lamang sa Diyos ang batayan upang siya maligtas, ay dapat ligtas na si Cornelio dahil talagang mapagmahal siya sa Diyos. Pero kailangan pa niyang pakinggan ang mensahe ng kaligtasan na walang iba kundi si Kristo. Ngayon, napatunayan na siya ay isang mananampalataya at ang kasunod nito ay dapat siyang magpabautismo sa tubig. Now, mayroon tayong tatlong tamang pananaw tungkol sa bautismo na ating pag-aaralan ngayon. Kung tawagin natin yan is biblical baptism. Kasi marami pong nagbabautismo sa tubig na part lang sa kanilang aktibidad. Hindi po biblical yon. Dapat biblical, may alam tayo tungkol dito. Ayon sa Biblia, matibay na paniniwala. So tingnan natin ang tatlong pananaw sa biblical baptism of water. Una-una, biblical baptism ay tungkulin ng bawat mananampalataya. Tungkulin ng bawat mananampalataya. Pansinin nyo ang sinabi ni Pedro sa verse 48. At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos. Siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Pansinin nyo rito. Sinabi ni Pedro, inutusan sila na mabautismuhan sina Cornelio at sambayan sa pangalan ni Jesucristo. Na alam natin, si Pedro ay apostol. At kapag apostol ni Jesucristo ang nagsalita, ang sinabi niya ay salita mismo ni Kristo. Kaya lahat ng sinasabi ng apostol ay ating pundasyon ng ating pananampalataya nang sa ganun tayo po'y maligtas kay Kristo.
Kaya nga kung tawagin tayo Apostolic Church, sapagkat ang ating pananampalataya batay sa mga sinulat ng mga apostol at hindi tayo bumabatay sa kung anong uso sa sanlibutan, kundi based on the doctrine of the apostle, Ephesians chapter 2 verse 19 to 22, na ang cornerstone ng kanilang foundation is Jesus Christ. Kaya kung magsalita ng apostol, direktang si Jesus ang nagsasalita sa kanila para sa atin. At dito, inutusan ni Pedro sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Ang utos ng apostol ay utos ng Panginoon. Natingnan nyo rin sa isang pagkakataon sa unang pangangal ni Pablo sa Pentecostes, doon sa Acts chapter 2, verse 37-38. Matapos si pangaral ni Pablo, no, in-expose niya kung sino si Kristo, ang Misaya, ang siyang pinadala ng Diyos sa tanging tagapagligtas na kanilang pinatay, ipinako sa krus. Ganito po ang sabi sa verse 37, after ng kanyang preaching. Nang marinig nila ito, may ito say, narinig na nila, ang katotohanan, talagang na-convict sila na tama, na-convict sila na sila'y nagkasala, at na-convict sila na kanyang tagapagligtas naman ay si Kristo. Ganito ang sabi, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang mga puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Then, sumagot si Pedro at sinabi sa kanila Pedro na may pag-utos. Sapagkat yan po ay imperative, ibig sabihin utos. Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Utos po yun. Inutos ito ni Pedro sapagkat ito yung utos din ng Panginoon Jesucristo. Sa inyo may kitang utos ito. Mateo 28:19. Ang sabi ng Panginoon sa kanilang mga alagad, sa kanyang mga alagad, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Utos ni Kristo. At yun ang tinanggap ng mga apostol. Kaya sila naman ay nag-uutos sa bawat mananampalataya. Sa makatuloy, katungkulan ito ng mga mananampalataya. Ang bautismo ay katungkulan ni Cornelio. Hindi ito pakiusap. Tingin nyo ang paralel sa verse 48. May pakiusap dyan. Ang sabi ito, una, at kanyang inutusan sila na mabautismon sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos. Sabi niya, pagkatapos, siya ay, si Pedro, nila Cornelio, pinakiusapan nilang panatili ng mga ilang araw. Magkaiba po yung utos at pakiusap. Sa utos, katungkulan mong gawin. Pero yung pakiusap, nasa iyo kung susundin mo. Pero alam natin na nagtili si Pedro rito. Siya ay nag-iisa sa sinabi pakiusap ni Cornelio. Ang bautismo po ay utos. Hindi ito kung gusto mo lang. Hindi ito pakiusap. Hindi ito paghinga nyo sa iyo, uy, magpabautismo ka na dahil mag-swimming tayo. Utos ito pagkatapos na maunawaan nila ang kanilang kaligtasan, kung sinong tagapagligtas at paano sila naligtas, utos ito sa isang mananampalataya. Ang hindi pagsunod sa utos, alam naman natin, sin is the transgression of the law. Kasalanan po ang hindi pagsunod. Sa mga tuwing, ang hindi sumusunod ay hindi po mananampalataya. Kaya marami ako na nagpupuntok sa maraming iglesia ngayon, hindi na kailangan bautismo, Kristiyano na ako. Ano lang nakapakita na ito? Hindi siya mananampalataya. Sabagat hindi niya alam kung ano yung katungkulan niya. Una na yung katungkulan ay magpabautismo. Bakit po? Nang sa ganun siya ay masabi sa lokal na iglesia. Eh maraming Kristiyano ngayon ang hinahanap ministeryo agad, gawain agad, maging choir. Hindi lang muna hinahanap na sila'y maging kapilang ng iglesia sa pamamagitan ng bautismo. Napakalaga po ito, dapat malaman. Hindi ito pakiusap, kundi ito ay
utos at kung utos ito'y kakungkunan ng isang Kristiyano upang sila ay madagdag sa iglesia. Balitan natin sa Acts chapter 2 verse 41. Tignan nyo, kung hindi po kailangan ang bautismo, isang napupunta kung wala kang bautismo. At kung mahalaga ang bautismo, mayroon kang pupuntahan. Tignan nyo ang sabi doon sa Acts 2:41, noong mangyari na si Pedro ay nangaral. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at saan? Anong nangyari? Nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Saan may dagdag? Sa bilang ng mga mananampalataya. Anong tawag doon? Iglesia. Verse 47. Na nagpupuri sa Diyos at nagtago ng lugod sa lahat ng tao. At idinaradag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naligtas. Kaya hindi na pwede mga Kristiyano, salt light ka, sasaan ka lang makatin natin. Dapat mayroon kang iglesyang inaaniban. Maghanap ka ng tamang iglesya na maaari mong kaaniban. Yan ang unang dapat tungkulin ng isang mananampalataya. Hanapin niya ang iglesia na kung saan siya natututo, nabubuksan ang kanyang isipan at handa niyang ialay ang kanyang buhay, commitment sa isang iglesia sa pamamagitan ng bautismo. At sino ang babautismohan? Mananampalataya lamang. Hindi sinabing kung sino-sino. Kaya nga, dito sa atin, ginagawa natin ang pamamaraan ng Biblia. Kahit na si Pablo na naging Kristiyano na, maraming mga apostol, mga Kristiyano na nakatakot pa rin sa kanya, ay lumapit. Eh, ito si Bernabe, anong ginawa ni Bernabe? Dinala si Pablo doon sa kalipunan ng mga apostol sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, in-interview si Pablo ng mga apostoles. At nalaman nila, tunay na Kristiyano si Pablo. At yung dira natin ginagawa rito, paano masabing Kristiyano ka pag sabi mo, ako yung Kristiyano pastor, magpabautismo na ako. Teka mo na, tatanungin kita. So maraming pong pamamaraan at lahat ng walang na-interview na yun ay pasanong lahat. Salamat sa Diyos. Kaya na, ang bautismo ay katungkulan upang sila'y maidagdag sa bilang ng mga mananampalataya. Tignan niyo ang sabi sa Matthew 28:19. Utos ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Utos niya sa mga apostoles, sa mga mananampalataya, sa mga disciples. Ang sabi rito, verse 18, basahin natin yung context, immediate context. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya sabi niya, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Paano sila maging alagad? Unang-unang step, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng mga anak at ng Espiritu. Paano mangyari? Upang mapabilang sila sa karagdagan at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ngayon, for kay Kristiyano, hindi ka nagpipirme sa isang lokal na iglesia. Tawid-tawid ka kung saan-saan iglesia. Paano ka matuturuan ng tama? Iba-iba yung turo ng mga iglesia sa panahon natin. Ang turo ng Panginoon, bautismo sila upang turuan sila sa lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoon sa kanila. Kaya na ang bautismo ay isang katungkulan ng isang Kristiyano. Hindi ito pakiusap. At saka hindi ito gana-gana lang. Ito'y isang katungkulan. Obedient sa isang mananampalataya. So, yan ang biblical baptism. Then secondly, biblical baptism ay agaran. Agaran ito. Kasunod ng pananampalataya. Agaran ito. Hindi ito pagpapag sa kadala. No? Tingnan nyo sabi sa verse 47 sa ating text. Sapagkat narinig nilang nagsalita ang mga ito ng wika at nagpuri sa Diyos nang magkadiri ipinahayag ni Pedro.
Nung makita ni Pedro na sila'y totoong mananampalataya, agad nagsalita si Pedro. Ano sabi? Maaari bang hadlangan ng sino man ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? Pag sabi ng agaran, walang hadlang. Walang sino mang maaaring makakadlang. Kung napatunayan ng tao ito'y mga digtas na, alam natin tayong lahat, was na ikay sumapalataya na bautismuhan tayo sa isang Espiritu. 1 Corinthians chapter 2. Maraming nasabi kailangan karoon ng baptism ng Noong Espiritu. Ginawa natin ang araw yun. Pero out of context natin ating pamula kung tayo ay Pentecostal pa. Pero biblically, lahat ng mga kasyanong tumanggap kay Kristo ay binautismuhan sa isang Espiritu. Kaya lahat tayo magkakapatid sa Panginoon sa Espiritu. Kaya na, agaran ang kasunod sa pananampalataya. Once na ikay sumampalataya, hindi ito dapat pinatatagal. Hindi ito iniutos kung kailan mo gusto. Kailan mo gusto ang COVID mo? Sarina, kailan mo gusto? Hindi. Sabi sa interview sa aking mga kalalakihan, noong time na yun, napatunayan namin, ikaw ay sa ligtas, nabautismo ka na ba? Hindi ba po? Magbabautismo tayo ngayong Sunday. Bakit? Agaran. Sapagkat katungkulan niya na sila ay mapabilang sa iglesia. Agad! Eh, isa pa lang ito, eh, doon mismo sa pag-preach. Isa atin, iba na, panahon natin yun. Proseso, matagal eh. Kailangan i-oversight ng pastor yung atin, dahil ko si Mark, atin lang yan. Kung siya magpapatuloy sa atin, simula sa kanyang pag-atin sa ikalawa pangatlo, doon ko pala sa titignan yung buhay niya, ugali niya, at pakikinig niya, hanggang sa panahon na siya yung sabi, Pastor, gusto ko na magpagentro. Kikilalanin ko siya hanggang sa kanyang mga natatanong na alat at titignan ko kung tama yung kanyang sinabi pagka siya ay ka-interview. Pag hindi, teka mo na. Bilang tayo rin ng ilang buwan. Kailangan natin matiyak sapagkat ang katiyakan ating kapagulan. Pero pagdaragdag ng Iglesia, gawa ni Kristo yun. Siya lamang ang magdaragdag. Pero tayo, ang katungkol natin, usisahin sila nga ba ay Kristiyano. Itulad sa panahon ito, nakita ni Pedro, talaga namang nagpupuri yung mga tao yung dating religyoso, na sila talaga ay binabaan ng Espiritu Santo. Kaya sabi ni Pedro, sino makakanda sa bautismo sa tubig para sa mga tao? Hindi ito pinagpipilian, hindi optional. Sinabi ni Pedro, sino maaaring makahandam? At sinong tinatanong niya rito? Kapwa niya kasama mga Hudyo. Kasi mga kapwa Hudyo, eh meron silang pagtatangi. Ayaw nang tanggapin ng mga Gentiles. Sapagkat ito pa lamang first time na may naligtas na Gentiles sa panahon ng church. Sa panahon ni Cornelio, ito pa lang ang unang pagkakataon. Eh matindi yung mga Hudyo ron na kung kumilati sa mga mananampalataya, dapat iba ron eh. Kailangan sumunod pa sila sa gawa ng Hudyo. Kaya sabi ni Pablo, sino makakadlang? Sino maaaring humadlang? Sa nakita nila. So, tanong ito sa kanyang kasamaan Hudyo, at pagtitiyak naman din ito sa Diyos, na mga ito ay talagang naligtas. So, walang sapat na katwiran para hadlangan ang bautismo. Consistent yan sa New Testament. Huwag sa sumampalataya, dapat bautismo. Sa Pentecostes, 3,000 agad ang nagpa-bautismo. Kung hindi totoo bautismo, bakit nagpa-bautismo yung 3,000 mananampalataya sa Acts 2:41? Kung hindi mahalaga, 3,000 agad ang nagpa-bautismo. At 3,000 agad na nagdag sa bilang. Ilang bilang ba ng unang iglesia? How many of them? 120 lang sila, kasama pa yung mother ni Jesus Christ. Pero nadagdagan sila ng 3,000, kaya naging 3,120. Then afterward, nadagdagan lang sila ng 5,000, 8,120. Then nadagdagan lang sila 10,000. Eh, nangyari sila lang, kaya isa-isa na lang, hirap na lang na. Kaya ang ginawa ng Panginoon at pagdala ng persecutions, para mangalat sila sa lahat ng lugar, nang sa ganun, makapangalat sila sa ibang ibang lugar. So, panahon ng Yunuko, di ba yung Yunuko? Sa Acts chapter 8, verse 36. After 3 days ng kanilang pilgrimage sa Jerusalem, nakarinig sila about
the scripture sa Old Testament sa Jerusalem. After 3 days, umuwi itong Yuno, pauwi sa Ethiopia, at hinagalak by sa Kalesa. Ngayon si Philip naman, isang diko na naras sa Samaria, after na siya mangaral, ang sabi ng Banal na Espiritu, puntahan mo itong eunuch at dinala siya ng Banal na Espiritu doon sa eunuch. Hindi ko alam paano bigayin ni Philip. Nang bigla na lang lumabas doon sa harapan ng eunuch, nagulat yung kabayo. At tumata ko si Philip, naunawahan ko ba yung binabasa ko dyan? Sabi ni eunuch, maunawahan ko ba ito kung wala magpapaliwanag? Ay na, magandang ka. So, pakiento si Philip at itinuro yung napag-aralan niya sa Jerusalem tungkol sa dam, tungkol sa kordero. At yun ang sinabi ni Philip, yan si Kristo. Kamamatay lamang. Yan ang totoong maliligtas. Kaya tingnan sa verse 36. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuch, tingnan mo, narito ang tubig. Ano mga handang upang ako'y mabautismuhan? Ang sabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumagot siya, sinabi, sumampalataya ko na si Jesus ay anak ng Diyos. Napakalinaw ng kaisipan ng eunuch kung sino si Jesus. At naniniwala ko sa kanya na papakinggan din kay Felipe kung paano namatay si Jesus at anong layunin ng namatay ni Jesus. Kaya sabi niya, nandito ng tubig. Sino ba makakandang? Ang sabi ni Felipe, salam! Kung kayo sumasampalataya kay Jesus. Iyon na nakarebuke din sa akin. Bakit kaya na kailangan kong usisain hanapan pa ng iba't ibang mga yung applicants natin? There's only one requirement, that is believing Christ. Believing Christ ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pagtalikod sa kasalanan ay ayahan na niwala sa kay Kristo. Ba't napanating pahirapan, ano? Pero, so yun yung katungkulan ng pastor na suriin ang bawat mananampalataya kung siya nga ba ay isang totoong Kristiyano. So, ito pong bautismo agaran, utos ito. Itulad sa mga anak natin, pag inutusan mo, oy, anak, maghugas ang tato. Opo, mami anak. Kaya ang ating oras na, anak, yung plato ro, nalangamoy na, nilalangang, opo, sabi. Hindi yan. Hindi yan, ganoon. Pagputos ng Diyos, dapat sundin. Tulad sa pasyente, kung pumahog na sa agad, natin yung doktor, yakan. May pera ka, nanalo ka sa loto. Kaya mo ko, bilhin ko na ang porte. Eh. Ang isang pasyente, na alam niyo may sakit siya at kailangan niya ng doktor at hindi ng doktor ang mangyari sa kanya. Tepo. Ano? Mapapahamak siya. Ang isang pasyente nagpapaliban sa check-up hanggang lumala. Yan ang problema ng papaliban. Naalala niyo ba may kirito ako na isang miyembro, isang attender sa isang iglesia sa Amerika. 20 years siyang umaten, ha? 20 years siyang umaten. Nakita ng lahat na paano siya nagbago, paano siyang umunawa sa ulo na, pero never nag-commit ang sarili sa church. Ayaw niyang magpa-autismo, ayaw niyang mapasabi sa iglesia. Kaya nung mga kesya, nag-iyakan yung mga miyembro. Dahil, nanong po sila, namatay siya, hindi kabilang, hindi siya, hindi na nakita ang kanyang commitment sa isang namatay kayo siya. Ano, huwag nyo na. Utos, utos, gawin, utos ito ng Diyos. May mga ibang iglesia kasi, nahagda ka ng pagpapa-autismo. Saka na na, baka mayroon tayong gathering, mayroon tayong excursion. Lugar pa po siya mo na, sino gusto pa autismo? Maliligo tayo sa ano. Pero ginawa natin ng ano, no? Nalaya. Nakaya na ka ng balikan. Gabalik natin sa Biblia, ano pinagagawa natin ito? Bida-bida. Ano ba? Dami yung pabautismo. Try tatan, bautismo. Tungtua pa, sabay dahil ko na tapos. Wow! So anong dapat kasunod ng panampalataya? Hanapin ang iglesia.
dapat mapaanib ka sa iglesia. At para mapaanib ka sa iglesia, dapat magpasailalim ka sa bautismo. Huwag ka agad maghanap ng ministeryo. Huwag ka maghanap agad ng gawain na maging deacon o maging prayer warrior o maging ano, maging greeter sa pinto, nagalamano, hindi kaya ako maging tempo ng choir. Yan ang kadalasan eh. Sa atin, umano, nagpisiposa tayo para lang mamotivate yung tao doon na para manatili. Uy, ikaw ha, greeters ka na, what? What? Hindi. Hindi yan ang pamamaraan. Kailangan idagdag siya ng Panginoon sa kanyang iglesia. So ano pong kasunod ng pananampalataya? Baptism. Paano? Agalan. So biblical baptism ay tungkulin. Biblical baptism ay agalan. Then thirdly, biblical baptism ay paghayag. Sino ang sinasampalatayanan? Paghayag kung sino ang sinasampalatayanan. Pag tayo sa Acts chapter 2 verse 38 doon sa Pentecostes. At sinabi nila kay at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, ang sinabi dyan, baptism in the name of Jesus Christ. Bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Now, alam naman natin sa ating panahon ngayon, ito isang formula. Nagiging formula na dapat bautismado ka niya sa pangalan ni Jesus. Katulad halimbawa ng ibang aral na kung tawagin niya the trail of blood. No? Ang nag-una ng bautismo, kahit na nag-bautismo kay Jesus Christ, sino nag-bautismo kay Jesus Christ? Si Juan Bautista. Kaya sabi nila, baptist din si Jesus Christ. Kasi, ngayon, mayroong grupo dyan na yung bautismo ni Juan, yun ang kinikilala ng Diyos. Kaya sino man ang bautismo ni Juan, may kapangyarihan siya mag-bautismo sa iba. At yung nabautismo ng iba, may kapangyarihan bautismo. Pastor to pastor, hanggang sa pagdating sa isang grupo, yung pastor ba nabautismo ni Beto? Saan ba nagkakabautismo na hanggang kay Juan? At dyan ang pabautismo dahil maliligtas ako. Hanggang hindi ka nagpabautismo sa pastor mula sa bautismo ni Juan, hindi ka maliligtas. So, formula yan ang ginagawa. Iba naman, kailangan bautismo ka in the name of Jesus Christ. Kasi kung hindi in the name of Jesus Christ, eh, in the name of your pastor lang yun. Now, nagiging formula. Pero ano ba yung sabihin ng baptize o baptism in the name of Jesus? Hindi ito formula. Tignan nyo, Matthew 28. 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tanong ko lang sa inyo, sagutin nyo lang sa inyong puso. Sino ang nag-uutos dito? Si Jesus Christ. Sino ang inutusan? Mga disciples. Sino si Jesus sa time na ito na nag-uutos? Context, 18. Anong sabi sa 18? And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So many to say, yung pong pagbautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu ay utos ni Kristo. Sapagkat siya yung may authority ng tamang bautismo sa isang mananampalataya. So therefore, kung ikaw ay mananampalataya, no? Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay binabautismuhan sa authority ni Christ in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So hindi ito formula kung anong uri ng bautismo, kundi si Jesus ang nag-iwan ng utos
nag-iwan ng authority, na once na isang tao ay sumampalataya, sinong mga kandang sa bautismo ng tubig? Wala. Dahil utos ni Kristo, dapat bautismohan sila in the name of the Father and of the Son. So ano yung baptism ni Christ? In the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Kanino authority? Kay Christ. Kaya, yung mga kalalakihan ng mamaya na magbautismo, bagamat ako nagsuko sa kanila, kayo magbautismo ha, sa mga babae, sa lalaki. Pero actually, sinusunod ko lamang yung authority ni Christ. Eh, Kristo ito, hindi sa akin, hindi sa kanila. Kahit sino magbautismo sa inyo, na talagang binigyan ng authority ng leader, dahil ang leader binigyan ng authority ng Panginoon kung sino ang kanyang tuturo, that is again, the baptism in the name of Jesus. Marami kasi mga tuturo na ang bautismo nakakaligtas. Pero sabi ni Pablo sa Corinthians, hindi ako inutusan na parito para magbautismo, kundi pangalan ang salita ng Diyos. At tanda natin si Kristo, hindi nagbautismo si Christ. Sino nagbautismo sa during Christ time? Mga apostles. Kaya nung paso, nagpabautism yung mga apostol na sumunod kay Kristo, kay John the Baptist. Sapagat sila yung dating mga alagad si John the Baptist. Naghihintay sila sa Messiah. Kaya ang sabi nung dumating si Kristo, ang sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. At sila'y sumunod. Ang sabi ni Christ, nagkis mong sunod sa akin, Panginoon, saan po kayo nakatira? Ang sabi nung ano, yung mga alagad. Ang Diyos ay, come and see. Come and see. So yung mga disciples na yun, mga baptized na kay John, they repented their sin. At sila ay kailangan sumampalataya kay Jesus. So bautismo, na isang Kristiyano sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dapat yun ang utos ni Jesus Christ na bautismo sa lahat ng manampalataya. So, ang baptism, ito yung unang patotoo sa Kristo kung ano yung ginawa ng Diyos sa loob ng buhay ng isang mananampalataya. Tayo'y kakakip ng namatay kasama ni Kristo. Kaya isasagawa natin ang panlabas na patotoo sa panloob na nangyari na ito'y kasamang ililibing kay Kristo kapag kasamang namatay at ikaw ay kasamang bubuhay, babangon mula sa tubig upang ikaw makapamuhay sa isang bagong buhay tulad ng buhay ni Jesus Christ. Pero lang po kasimple ang baptism. Kaya, sa pagkaguli, ang tanong ko, ikaw ba ay nabautismohan ng bautismong totoo? Kahit sabihin pa natin isang beses, isang daang ka nang nabautismo ng iba't ibang grupo ng dinaluhan mo, nakulawaan mo ba? Sa tingin mo, tama ang bautismo mo sa ayon sa authority ni Kristo. Wala kong silbi lahat yun. Kung nagpabautismo ka lang dahil sinabi ni Pasko, o di ka nagpabautismo ka dahil gusto mo lang. Biblical baptism is baptism in the name of Jesus Christ. Dapat sa kanyang authority. Hindi ko kaligtasan ang bautismo, kundi ito ay pagtupad ng mga naligtas kay Kristo. Kapagat ang totoong bautismo ay bunga ng pagsunod sa tungkulin sa utos ni Kristo, ito'y agarang ginagawa pagkatapos na sumampalataya. At pangatlo, ito'y kapahayagan ng kanyang sinasampalatayanan na si Kristo lamang ang tagapagligtas, na si Kristo lamang ang nagbayad ng kanyang kasalanan, na si Kristo lamang ang namatay, tumanggap ng parusa ng kasalanan, imbis na ikaw, na si Kristo lamang ang muling nabuhay upang pagbigyan ka ng patunay ng sino mang sumasampalataya ay mabubuhay kasama ni Kristo, at si Kristo lamang ang nanakong papalit muli upang kanyang kaunin ang mga naghihintay sa kanya. Kaya tanong ko sa inyo, kasama ka ba sa mga naghihintay? Ano pang hinihintay ninyo na pagpapabilang kayo sa kawalan ng Panginoon sa pamamagitan ng bautismo? Tayo na lang.
O Panginoon, salamat po sapagkat na makalinaw ng bautismo, hindi po na pagliligtas, kundi ang bautismo ay totoong gawain at tungkulin ng mga taong naligtas sapagkat hindi nagpapasakop sa iyong kalooban. Kaya Lord, tulungan niyo po mamaya ang mga kalalakihan at sa mga ibabautismo na nawa, ito ang umiral sa kanilang buhay. May sa puso at katotohanan nito na sila po ay magpapabautismo bilang pagsunod sa iyong utos na agaran upang sila man ay mapabilang sa iyong pong kariran, sa iyong pong lokal na impression. Nawa po, mangyari ang data nito ayon sa iyong kapulihan at kalugatian. Jesus' name we pray. Amen.